Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Hello mga ka-KDB! So, for today's video naman ay mag-unboxing tayo ng panibagong poon. So, bumili ulit ako ng poon bilang isang graduation gift ko nga. Bilang nagtapos ako bilang senior high school, ayan grade 12. Nakapagtapos na ulit tayo ng grade 12 ng may diploma at may karangalan, ayan, bilang STEM student, ayan, Science, Technology, Engineering, Mathematics, ayan, kaway-kaway sa ating mga STEM student dyan, ayan. Siyempre, di ako makakapagtapos sa mga sumuporta din sa akin, sa pamilya, at maraming salamat sa lahat ng mga naging bahagi nito, sa mga guro at mga kamag-aral ko din, sa mga naging kaibigan ko sa pag-aaral, ayan. At a-unboxing natin ngayon na panibagong santo ay napili ko to, si San Antonio de Padua. Si San Antonio de Padua ang patron ng mga estudyante at mga guro, ayan, at mga naghahanap ng pag-ibig, ayan, at patron din siya ng mga nawawalang gamit. Ayan, humiling lang sa kanya, may manalangin. Ayan. Sa kung may mga nawawalang bagay, gamit, ayan, siya ay patron doon. Gayun din naman, ang San Antonio de Padua ay may napakagandang pangyayari, memories dito sa San Antonio de Padua Parish. Kaya pinili ko din tong poon na ito bilang alaala nga. Kasi dito rin ikinasal ang aking ate sa may silang, no, na Saint Antonio of Padua. Ang kapistahan naman nito ay tuwing June 13. Ayan. Pagkatapos ng Araw ng Kalayaan ay kapistahan na din neto. At ang kasunod, ang i-unboxing naman din natin ngayon na poon ay ang Mahal na Birhen ng Carmelo. Maraming namimintuho sa Mahal na Birhen ng Carmelo, guys, kasi ito ay ang sikat na sikat sa Mahal na Birhen ng Carmelo ay ang scapular. Ang dakilang kapistahan naman din ito ay ngayong buwan ng Hulyo. Ayan. Ito ay tatlo, guys. Itong tatlong poon to, guys, sa isang karton. Dalawang San Antonio de Padua at isang Mahal na Birhen ng Carmelo. Yung isa ay ipangregalo ko na San Antonio de Padua. Kung makaabot, guys, ang aking channel, ang Kuya Dulay's Vlog, promise magbibigay din ako ng saints, santo. Ayan. Kung makaabot ng 1,000, ayan, kapag nakaabot na ng 1,000 to, guys, yung channel na to, promise magbibigay ako ng saints or anything. Ayan. Ayan. Maraming salamat din talaga sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na ito. At kung bago ka lamang din, to help to this channel to grow more, don't forget to like, share, and subscribe. So, i-unboxing nga natin to, guys, yung ating poon na si San Antonio de Padua at ang Mahal na Birhen ng Carmelo. So guys, ito na yung ating package. Ayan. Yung dalawang San Antonio de Padua at isang Mahal na Birhen ng Carmelo. Makailan nagtataka kayo bakit maliit yung karton. Kasi ang sukat lamang nito ay 15 inches at 12 inches. 15 inches ang San Antonio de Padua at 12 inches naman ang Mahal na Birhen ng Carmelo. Ayan. So guys, same shop lang din to nang nabilahan ko ng aking crucifix at San Jose.
And nai-unbox ko na din dito yung San Jose. Na siyang napabless ko na nga din. Ayan. Okay, so. Ito na siya ngayon. I-unboxing na natin to ngayon. Ang dalawang San Antonio de Padua at isang mahal na birhen ng Carmelo. So guys, excited na nga akong ma-unboxing na naman ang panibagong poon natin, ang San Antonio de Padua at ang mahal na birhen ng Carmelo. So guys, from Tarlac to Cavite to Dasma. Ayan. Maraming salamat muli sa seller na ito. Siyempre sa ating pag-unboxing, huwag natin kalimutan na ingatan din natin ito kasi binahalot ng seller ng maayos, i-unbox natin siya ng maayos. Ayan guys. Tunay na mahigpit ang sealed na sealed. Ayan guys. Yan guys, balot na balot nga talaga to guys. Ayun, nahanap ko yung dulo. Ayan, yung dulo. Yan guys. Wow, ito na siya guys. So guys, ayan na nga, natanggal na natin yung unang palapag na karton, unang balot ng bubble wrap, tapos sinundan pa ng karton. Ito na siya talaga guys. So, kumbaga suki na ako nito guys, kasi pangalawang order ko na. Una yung crucifix ko na may sinag, tapos San Jose na 27 inches. Saktong sukat lang din to guys sa aking paglalagyan sa aking altar. Ayan. Ito na siya guys. Oh. Na siya guys. Excited na ako. Wow! Ano guys? Nagulat ako. Malaki pala. Malaki siya. So guys, promise ko sa inyo na kapag umabot talaga tong channel ko ng 1,000 subscribers, magbibigay talaga ako ng aking giveaway guys. Saints or anything guys. Yan guys. Basta umabot talaga to ng 1,000 subscribers guys. Promise. Nagkakaroon tayo ng ganyan. So ito nga. Oh, ito yung ating mahal na birhen ng Carmelo guys. So naaninag ko pa lang sa kanya guys. Grabe guys, meron siyang libreng scapula na hindi ko siya rinequest sa seller pero nilagyan. Maraming salamat sa seller kasi meron siyang nakalagay na scapula. Maraming salamat. Tapos ito pa yung ating isang San Antonio de Padua. Ayan. Napakaganda talaga kasi ng alaala ng San Antonio de Padua sa aming pamilya kasi dito ikinasal ngayong aking ate. So una natin i-unbox guys. Ito yung San Antonio de Padua. Maraming salamat pala ulit sa seller na ito sa pagbabalot niya ng maigi. Dahil hindi niya tinipid sa bubble wrap. Dahil mayaman sila sa bubble wrap guys. Yun na guys. Ano na ako. Ang ganda niya guys. So guys. Sa video parang maliit lang siya guys. Oh.
Pero guys, ang laki niya, ang ganda. At detalyado guys. So guys, 100% approve. Yan, ang ganda. Ang ganda guys. Oh. Wow. Tingnan nyo guys ang mukha ng ating San Antonio de Padua at ang kanyang bitbit, ang kanyang daladalang si Jesus. So guys, ayan guys, ang ganda niya, promise, worth it, ang pagbili. Napangog talaga ako guys, kung ano yung nasa picture siyang ipinadala. Hello guys, ang ganda yung dak makamove on, sobra. Ang ganda guys, so ang kanyang Biblia. Kung inyong mapapanood din ang mga history o mga pinagdaanan ni San Antonio de Padua, tunay ngang nakaka-inspire kasi marahil maraming dumating na pagsubok sa kanyang buhay din, pero patuloy siyang naging matatag sa kanyang pananampalataya sa pagpapahayag ng mga salita ng Panginoong Hesukristo. Ayan, kaya siya ay may daladalang Biblia at ang kanyang daladala ay ang Batang Jesus. So guys, ito pa lang yung ating na-unbox na napawaw na kaagad ako kasi sobrang ganda. Ito ulit, yung ating i-unbox ay si San Antonio de Padua. Ito yung isa, tapos ito yung isa. Ayan guys, ang ganda, approve ulit. Ayan guys, so sa video parang maliit lang talaga siya guys, no? Pero sakto lang to, 15 inches at medyo malapad. Ayan guys, ang ganda niya, thank you muli sa seller. Ayan, recommended talaga to, ganda guys, oh. Nung kanyang mukha, ipapabless natin ito. Ayan. Siguro yung isang pangregalo natin, hindi na natin muna ipapabless. Hayaan natin siya ang magpabless yung isa. So guys, kapag magregalo tayo ng imahin, ayan, usually, pwede natin ipabless to o di kaya sila na lang bahalang magpabless. Pero guys, kapag ang isang imahen ng isang puon ay napabless na, hindi na ito pwedeng ibenta, ipagbili, sapagkat ito'y sagrado na. Ayan. Gaya na lang ito ng mga relikya. Walang ipinagbibili na relikya kasi ito ay sagrado talaga. Ayan guys. Ang ganda. Tapos, ito naman ang ating mahal na birhen ng Carmelo. Ito guys ay 12 inches naman. Napakaganda nito guys. I-unboxing ulit natin. Maraming salamat muli sa salin ito dahil hindi nyo po tinipid sa bubble wrap. Guys, excited na ba kayo? Wow! Ayan guys, maraming salamat dahil may scapular siya. Ayan, maraming salamat. Ito na makikita na natin ang mukha ng ating mahal na birhen ng Carmelo. Ayan. Ito guys, ang scapular, ito ay sinusuot dito. Usually makikita natin to
yung mga scapular, maraming iba't ibang klase ng scapular, guys. Pero ang pinakatanyag talaga ang scapular ng Mahal na Birhen ng Carmelo. May scapular ng Kabanal-banalang Puso ni Jesus, may scapular ng Immaculada Concepcion, may scapular din ang San Antonio de Padua. So guys, ang saya kasi maganda talaga at perfect. Walang basag ang kokona. Ayan guys, walang basag yung kokona ng ating Mahal na Birhen ng Carmelo. At ang tawag naman dito guys, Ariola. So guys, ang tawag nga dito, ayan, dito, sa ayan, ay Ariola. Yung, ang pinagkaiba ng, upang lubos na maunawaan at makilala, ang Mahal na Birheng Maria tuwing kusesyon ng Semana Santa, alam ko maraming naguluguluhan kasi minsan magkakamukha na sila pati ang Mahal na Birheng Maria. Sa Mahal na Birheng Maria ay ang pinakatanyag talaga sa kanya o siya lang ang talagang meron ay ang 12 between. Gayun din ang Rostrilyo na siyang makikita natin sa Mahal na Birhen ng Santo Rosario. At ang pinakatanyag naman kay Kristo ay ang Tres Potencias. Si Jesus lamang ang siyang meron noon o siyang meron noon sa kanyang ulo ang Tres Potencias. Ayan. Okay, so guys, sobrang ganda talaga. At ayan. Wala naman siyang epek o sira. Maayos naman ang kanyang pagkakagawa. Ayan guys, so ang Mahal na Birhen ng Carmelo din ay may kalong-kalong sa kanyang kaliwang kamay ang kanyang anak. Ayan. Kalong-kalong ng Mahal na Birhen ng Carmelo sa kanyang kaliwang kamay ang kanyang anak na si Jesus. So ito naman si San Antonio de Padua ay sa kanan naman naka kanyang bit-bit na kanyang dala-dala ang batang Kristo Jesus. Ayan guys. So, itong San Antonio de Padua ulit guys ay 15 inches. Ito naman ang Mahal na Birhen ng Carmelo ay 12 inches na may libreng scapular. Ayan. Thank you. Thank you ulit sa seller. Ayan. Muli guys, ang pag kukolekta ng poon ay may kalakip na debosyon. Actually guys, sagrado talaga ang mga poon. Ayan. Hindi lamang siya basta collection guys ha, na kagaya ko bilang collector ng halaman, hindi lang siya basta collection. Hindi gaya ng mga halaman na kinokolekta ka na ganun-ganun na lang. Ang pagkukolekta ng mga poon ay may kalakip din talaga na dapat may devotion, pananalangin. Ang paglapit din natin sa mga santo, sa mga poon ay hindi upang sambahin sila kundi ilapit din tayo ng ating mga nilalapitan na poon na santo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang patuloy nating ibinibigkas tuwing tayo ay nananalangin sa pagtatapos ng ating pamimintuho sa bawat poon, kunwari na lamang, halimbawa na lamang si San Antonio de Padua, San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami kay Kristo. Ipanalangin mo kami sa Diyos. Mahal na Birhen ng Carmelo, patuloy mo kaming ipanalangin. Ang scapular na ito, ayan,
ay may nakasulat, guys. Ito yung iskapula ng Our Lady of Mount Carmel. Whoever dies wearing this iskapular shall not suffer eternal fire. Our Lady Iskapular Promise. So, ayun yung apparition ng Mahal na Birhen ng Carmelo na kung sino man daw ang magsusuot ng iskapular na ito ay hindi magdurusa sa nagbabagang apoy ng impyerno. Ayan. So, guys, siyempre, hindi lamang doon natatapos yun, kundi sa ating mabubuting gawa na rin, mabubuting gawi at patuloy na paglapit natin sa ating Panginoong Jesucristo. Muli guys, maraming salamat sa panonood sa videong ito. Promise ko sa inyo na pag umabot na 1,000 subscribers sa channel na ito, magbibigay din ako ng giveaway na santo. Ayan, or anything. Ayan, bilang pasasalamat na rin sa patuloy ng mga sumusuporta. At maraming salamat muli sa seller ng scenes na ito. Ayan. At maraming salamat muli sa iyo sa panonood sa videong ito. At kung bago ka lamang sa aking channel, to help this channel to grow more, don't forget to like, share, and subscribe. And to complete, don't forget to click the notification bell to notify for my next video. Halina at kilalanin natin ng lubusan si San Antonio de Padua. Si San Antonio ng Padua sa Ingles ay Saint Anthony of Padua, sa Kastila naman ay San Antonio de Padua. Nakilala rin bilang San Antonio ng Lisboa at San Antonio ng Lisbon. Sa Ingles naman ay Saint Anthony of Lisbon ay isang katolikong santo na ipinanganak sa Lisboa, Portugal, bilang Fernando Martins del Bulhao. Sa isang mayamang mag-anak, namatay siya sa Padua, sa Italia. Si San Antonio de Padua ay doktor of the church, patron ng mga milagro, at santo ng mga nawaglit o nawawalang bagay. Ang kanyang kapistahan ay June 13. Sa araw ng kanyang kapistahan ay may isang tradisyon. Inaabangan ng mga tao ang pamamahagi ng tinapay ni San Antonio de Padua
Pagkatapos ng bawat misa, ang tradisyon ng pamumudmod ng tinapay ay nagsimula noong 1276 AD. AD refers to Anno Domini, in the year of the Lord, ng isang bata. Ang muntik ng malunod habang itinatayo ang Basilica of St. Anthony de Padua. Nangako ang isa ng bata na mamimigay ng harina sa mga taon sa timbang nakapareho ng kanyang anak na kanyang tinupad ng mabuhay ang kanyang anak. Guys, ayan, napaka mas robust natin siyang makita at ayan. Guys, ipapabless din natin yan. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Patron naming San Antonio de Padua, ihalik kami sa iyong dala. Kay Jesus poon naming sinta, sanggol na biyaya ng Ama. Kaligtasan ng mga aba, patron naming San Antonio de Padua, ihalik kami sa iyong dala. Kay Jesus poon naming sinta, sanggol na biyaya ng Ama. Kaligtasan ng mga aba, San Antonio.